Tinanggal sa pwesto si Chief Superintendent Benito Estipona, ang direktor ng Calabarzon Police. Ito'y sa gitna ng imbestigasyon sa pagkakapatay sa dalawang miyembro ng Osamis Robbery Group habang ibinabiyahe ng mga pulis sa Laguna. Isa sa sinisilip sa imbestigasyon, meron bang grupong nagpatahimik sa mga nadakip na suspect? Nakatutok si Ian Cruz. Binuo ng PNP Internal Affairs Service o IAS ang Task Force San Pedro ang tututok sa imbestigasyon sa pagkapatay ng mga elemento ng Calabarzon Police, kina Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Panugalinga alias Kulot ng Osamis Robbery Group. Findings na kung ano talaga nangyari, kung talagang meron bang attempt to rescue yung dalawang leader o talagang meron na attempt to grab the firearms of this policeman. Kaya naman, apat na opisyal ng Calabarzon Police sa pangunguna ni Superintendent Danilo Mendoza ng Regional Special Operations Group o RSOG ang inilagay sa floating status ni PNP Chief Alan Purisima. 10 Police Non-Commissioned Officer din na kasama sa operasyon ang Restricted to Quarters. Utos daw kasi ni PNP Chief sa New Bilibid Prisons na dalhin si Nakambal at Kulot. Malaking nawala sa PNP yung opportunity to know some information. Yun yung link nila sa law enforcement maybe, or link to other people. Pero si Justice Secretary Leila De Lima, mas malalim na imbestigasyon ang hanap. Marami daw kasing katanungan na dapat sagutin. Merong bang dahilan para i-silence si Cadavero? Tanong ko yan. Meron kayang dahilan para ma-silence? Marami bang alam si Cadavero? Ngayong hapon, inianunsyo ni DLG Secretary Marojas ang pagsiba kay Chief Superintendent Benito Estipona bilang direktor ng Calabarzon PNP. At tulad ni Secretary De Lima, gusto rin daw niyang malaman ang sagot sa kanyang mga katanungan. Kaduda-duda itong mga pangyayaring ito, hindi nasagot ang napakaraming mga katanungan. Talagang aalamin natin at papanagutin natin kung sino dapat na managot dito. May mga intelligence reports na napakalaking sindikato ang nasa likod dito at ninais nilang patahimigin, i-silence itong si Mr. Cadavero at ang kanyang kasama na codename Kulot. Ilang oras nga bago sila napatay, mangiyak-iyak na nanawagan si Cadavero para maprotektahan sila. Ang inihiling ko lang po, nawag lang ko akong saktan. Yun lang pong inihiling ko. Human rights, sana masusundan ako palagi. Human rights, masusundan ako palagi. Hindi naman ako tatakas. Itinalaga si Director Catalino Cuy ng Directorate for Personnel and Records Management ng PNP na overall head sa lahat ng imbestigasyong isinasagawa ng PNP kaugnay sa pagkakapatay kina Kambal at Kulot. Paglalarawan ng CIDG kay Ricky Cadavero na mula Osamis City, buo ang loob nito at madiskarte si Cadavero. Dati raw tauhan ng mga leader ng kilabot na Kuratong Balelenggang at naging pinuno siya ng Osamis Robbery Group na maghiwa-hiwalay ang remnants ng Kuratong Baleleng. Ang ina ni Cadavero, isang paruhinog, kamag-anak ni Ungkoy Paruhinog, ang leader ng Kuratong Baleleng noong dekada 80 na ginamit umano laban sa komunista pero kalaunay nasangkot sa mga holdapan ng bangko. Dati noon, as agent, as competential agent, talaga nakakatanggap ka ng sweldo sa gobyerno noon. Eh yung nawala na yung item nila as agent, so yun na, nawalan sila ng trabaho. So dito siguro sila luminya. Dahil may kaalaman sila sa mga baril? Ayun, isa yun, may kaalaman sila sa baril, malakas ang loob nila. At alam nila kung paano kumilos ang military at police. Ilan sa mga leader ng Kuratong Baleleng ang patay noong 1995 sa tinaguriang Kuratong Baleleng rub-out na kinasangkutan ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. Ang ibang natirang tulad ni Cadavero, nagtayo raw ng sariling grupo. Ang ilan, hinahanap pa, tulad ni Romeo Buluran alias Martin Lico at alias Bogart na wanted daw sa iba't ibang kaso. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.